Sa pagdiriwang po ng sakramento ng binyag, marami tayong ginagamit na mga tanda at kilos upang ipahiwatig at ipaalam sa mga binibinyagan kung ano ang bunga ng binyag. At pagkatapos na mabuhusan o ilublob sa tubig ang binibinyagan, isa sa malaking tanda na ginagamit natin ay ang pagpapahid ng langis kung bata ang binibinyagan ay sa bumbunan ng binibinyagan at ganun din naman kung matanda ang binibinyagan ay pinapahiran ng balalang langis. Ang banalalangis po na ginagamit natin sa binyag ay nagpapahiwatig ng isang bunga ng binyag. At ang ipinahihiwatig at ang ipinamamala sa ating bunga ng binyag sa pagpapahid ng langis ay ang karangalan ng mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis na makikita natin sa Biblia na simula pa lang ng matandang tipan o ng lumang tipan ay ginagamit na ang langis upang ipakilala na ang taong pinapahiran ng langis ay hinihirang ng Diyos, pinipili ng Diyos, at pinagiging banal ng Diyos. Ang mga propeta, ang mga hari, at ang mga pantas na hinihirang ng Diyos ay pinapahiran ng langis. Makita natin yan kay David sa lumang tipan na kung saan siya ay pinahiran ng langis na nagpapahiwatig ng paghirang ng Diyos. At ito ay nagpapahiwatig ng karangalan kung ano ang hinihirang ng Diyos. Ang hinihirang ng Diyos ay mayroong misyon para sa kanyang bayan. Kaya't ang pagpapahid ng langis at ang langis ay isang tanda hindi lamang ngayon kung hindi noon pa man ay nakaugat na sa Biblia. At ito ay ginagamit din natin at ito ay napasaloob sa pagdiriwang ng binyag simula pa ng unang siglo ng Kristyanismo upang ipahiwatig kung ano ang nangyari sa bininyagan kay Kristo Jesus. Dahil tayo ay nabinyagan kay Kristo Jesus, tayo ay minarapat na makibahagi kay Kristo, siya na hinirang ng Diyos. Kaya't ang tawag natin sa Kanya ay Kristo. Ang salitang Kristo ay titulo o pamagat na ang ibig sabihin ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos. Ito ang salitang Kristo. Ang salitang Kristo ay pamagat. Hindi ito ang pangalan. Ang pangalan niya ay Jesus. At ang Kristo ay nagpapahiwatig, o ibig sabihin ay hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos. Kaya't si Kristo ang pinili ng Diyos. At paano? Sapagkat siya ay pinahiran ng langis ng Espiritu Santo. At ito'y makikita natin sa kanyang karanasan sa pagbibinyag ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. Nang bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na sa anyong kalapati, ay narinig natin ang tinig ng Ama na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang kinalulugdan ko. Pakinggan ninyo siya." Kaya't siya ang pinili ng Diyos. Siya ang anak. At ito ang karangalan ni Jesus. At siya ang ating sinusundan. At sa pamamagitan niya sa binyag, tayong lahat ay pinaging dapat na makibahagi sa kanyang buhay bilang pari, hari, at propeta. Si Jesus ang hinirang ng Diyos na hari. At paano pinakita sa atin ni Jesus ang pagiging hari? Sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagkamatay sa krus, siya ang hari na naglilingkod sa atin, naghugas ng paa ng kanyang mga apostoles bilang tanda na ang nauuna at ang namumuno ay dapat na mahuli at ang namumuno ay dapat na tagapaglingkod ng kanyang bayan. Ito si Kristong hari, naglilingkod at naglilingkod hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan sa pagbibigay niya ng kanyang buhay sa atin.
siya ang propeta sapagkat sa kanyang buhay ipinahayag niya ang mabuting balita, nagpagaling ng may sakit, nagpatawad ng mga may makasalanan, nagbigay ng pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Siya ang propeta ng Diyos. Sa kanyang buhay nakita natin na ang salita ay nagkatawang tao. At ang salita at ang kanyang buhay ay magkatugma at magkakaisa. Siya ang propeta ng Diyos. Sa kanyang sinasabi, nagyayari at nagagawa. Kapag sinabi niyang, pinatatawad ang iyong kasalanan, pinatatawad at pinanauuli ang buhay natin sa Diyos. Kapag sinabi niyang, gumaling ka, gumagaling ang kanyang pinagagaling. Ang salita at ang gawa ay nagkaugma kay Kristo Jesus. Siya ang propeta. At siya ang pari, sapagkat sa kanya nakikita natin ang katuparan ng tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi na hayop ang iniaalay. Ang inialay ni Jesus ay ang kanyang sarili. Ang pinakamahalimuyak na handog sa Diyos at ang kaaya-ayang handog ng pagsamba sa Diyos. Ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay. Si Kristo, pinahiran, hinirang ng Diyos at pinili ng Diyos ang hari sa kanyang paglilingkod, ang propeta, sapagkat siya ang katunayan ng salita ng Diyos, at ang pari na nag-alay ng kanyang buhay bilang tunay na pagsamba sa Diyos. Sa binyag, sapagkat tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus, at naging katulad tayo't kawangis ni Jesus, kaya tayo'y pinapahiran din ng langis. At ang langis na ito'y nagpapahiwatig ng ating pakikiisa kay Kristo bilang pari, hari at propeta. Isang katangian po ng langis ay ito'y nagbibigay ng lakas. Kapag tayo ay makikipagtunggali noong mga unang siglo o nung matandang panahon pa, kapag sila'y makikipagtunggali, inihahanda nila ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis sa kanilang katawan upang halimbawa sila ay makikipagtunggali sa mga hayop o kaya sa kalaban, ang kanilang mga kasukasuan ay pinagiging malakas ng langis kaya't sila'y pinaghahanda sa pagtutunggalian. Ganon din sa binyag, pinapahiran ng langis ang bininyagan sapagkat pinalalakas ang bininyagan upang tunay na mamuhay at makipagtunggali sa kasamaan sa pagiging saksi ni Jesus bilang pari, hari at propeta sa kapanahon na natin ngayon. Isa ding katangian ng langis na ginagamit natin sa binyag at ang tawag natin dito ay krisma, nang galing sa salitang Kristo, ay ibig sabihin, pinahiran, hinirang, at pinili ng Diyos. Krisma, isa pong katangian ng langis na ginagamit natin, ay ito'y mahalimuyak. Mayroong pabango na inilalagay po sa langis na ginagamit natin sa krisma, na tinatawag nating krisma. Sapagkat, makikita ninyo, sabi sa atin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 2, sinasabi niya sa atin na ang lahat ng niligtas ng Diyos ay mahalimuyak na amoy ng Hinikristo na nagbibigay ng pag-asa tungo sa kaligtasan. Tayo ang mahalimuyak na amoy ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos, bunga ng binyag. Kaya't ang langis na ipinapahid sa bininyagan ay umaalimuyak at umaamoy na mabango sapagkat ang bininyagan kay Kristo dahil sa biyaya ng Diyos at ng buhay ng Diyos sa atin ay humahalimuyak at nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga iniligtas kay Kristo Jesus. Karangalan ng Diyos ang ipinahihiwatig sa atin ng langis at ang langis na ito nagpapahiwatig ng lakas galing sa Espiritu Santo na pinalalakas at binibigyan ng lakas ang bawat bininyagan.
Ito din ang amoy ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kaaya-ayang buhay at pagsaksi kay Kristo Jesus sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin. Ang langis, sa pamamagitan ng langis ng Krisma, tayong lahat kay Kristo Jesus ay pari, hari, at propeta, sumasaksi at nagbibigay larawan kay Kristo Jesus sa kapanahunan natin ngayon. Kayo at ako, pinahiran ng langis, pinili ng Diyos kay Kristo Jesus.